Yung dagat na ito ay sobrang dilim, nakas yung hampas ng alon, siya na yung nag-volunteer na tumalang. Si Yunus alayhi salam, isa siyang propeta ni Allah SWT, may kasing background lang. Isa siyang propeta ni Allah SWT, inutusan siya ni Allah na mangaral sa isang sa mga tao niya, sa lugar niya, pero hindi nakikinig sa kanya yung mga tao niya. Ngayon, ang ginawa niya, naisip niya na hindi deserving yung mga tao niya sa pangangaral niya. Yung knowledge na binibigyan niya sa mga tao niya, yung tulong na ginagawa niya sa mga tao niya, nakikita niya yung mga tao niya na hindi deserving, hindi sila naniniwala, hindi sila nakikinig. Kaya naisipan niyang umalis at pumunta ng ibang lugar at nagpapakasakali siya dun sa ibang lugar na yon na papakinggan siya at tugunan yung tawag niya na La ilaha illallah. Dun sa lugar na hindi siya tinutugunan. Kaya nainis siya, umalis siya. Sa Quran, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Si Zannun umalis na mayroong daladalang galit sa mga tao niya. Ang nangyari, sumakay siya ng barko. Alam natin yung storya na nagkaroon ng pagpili dun sa mga tao sa loob ng barko hanggang sa lagi nilang siya yung natuturo nung pamamaraan kung paano sila pinipili. Lagi nilang siya yung natuturo. Hanggang pangatlong beses, kumbaga, parang sinasabi ng sarili niya na i-volunteer mo na lang yung sarili mo na tumalun ka na lang. At tawakal siya sa Allah, tumalun siya sa dagat. Yung dagat na ito ay sobrang dilim, malakas yung hampas ng alon, malakas yung kulog, bagyo, in short. Tumalun siya. Kasi bakit ubos na yung mga gamit na ibaba pa dun sa barko eh. Ubos na yun, wala nang maibaba eh. Ngayon lumulubog yung barko, kailangan may mababawas dun sa sinasakyan nila para makatawid sila sa anak. Siya na yung nag-volunteer. Dahil siya na yung laging napipili, siya na yung nag-volunteer na tumalon. Iniisip niya na mayroong pinaparating si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Nung tumalon siya sa dagat, inutusan ni Allah ang kanyang nilikhang balyena. Ang balyena. Inutusan ni Allah ang balyena upang kainin si, hindi kainin, lunukin si Yunus alayhi salam. Upang lunukin, kasi pag kinain, kakawatak-watak na yung ano niya. Upang lunukin siya, ngayon nasa tiyan siya ng balyena. Walang mas matinding sitwasyon, nasa tiyan ka ng balyena. Paano ka tatakas sa tiyan ng balyena? Hindi makakausap yung balyena na ilabas mo ako sa tiyan mo, utang na loob, bibigyan kita ng ganitong pagkain. Hindi ka magkaintindihan. Anong sabi niya? Ito na yung pinakapopular niyang dua. Ah, wala siya nang magawa, wala nang ibang choice eh. Kung hindi magdua na lang siya. Ito na yung last option na 'to eh. Last option na 'to eh. Ano yung dua niya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, walang nararapat na sambahin maliban sa iyo, O Allah. Subhanak. Ito na yung subhan. Ito na yung tasbih. La ilaha illa ant, subhanaka, luwalhati sa iyo, O Allah. Inni, katotohanan na ako, ay kabilang sa mga mapanggawa ng kasalanan. Inadmit niya na kabilang siya sa panggawa ng kasalanan. Ito ay pag-admit dahil guilty siya dun sa pag-iwan niya sa mga tao niya. Ito ay lubos na pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tayo ay nagdua kay Allah, lagi tayong magpapakumbaba. Sabi ni Allah, فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Niniligtas namin siya doon sa pinakamatindi niyang problema na yun. Sinuka siya ng balyena. Sabi ni Allah, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ganun din namin ililigtas yung mga mu'min, yung mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na gumagamit din ng dua na yan. Ano yung dua? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. At sinasabi ng iba na yung tasbih ay nakakapagbago daw ng qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng dua, kasi ang tasbih ay dua. Kasama sa dua ang tasbih. Ang alam natin, ang dua ay naiiba niya ang qadar. Ang dua ay dalawang uri. Sana at saka talab. Pagpuri kay Allah at paghingi kay Allah. Ito ay isang dua na kabilang sa pagpupuri sa Kanya. Pag sinabi natin Alhamdulillah, wala tayong hinihingi sa Kanya. Pag sinabi natin Subhanallah, wala tayong
hinihingi sa kanya. Pagkatapos natin siyang purihin, saka na tayo manghingi sa kanya. Yun ang adab ng dua. Ang tasbih ay nakakapagbago ng adab. Anong dahilan? Anong dalil? Anong paano mo nasabi yan? Sabi ni Allah sa Quran, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kung hindi lang siya kabilang doon sa mga nagtatasbih, mga lumuluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino tinutukoy dito? Si Yunus alayhi salam. Kung hindi lang siya kabilang doon sa lumuluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala, anong mangyayari sa kanya? Lalabitha fi batnihi, mananatili siya sa tiyan ng balyena, ila yawmi yubathun, hanggang sa araw ng paghuhukom. Dahil kabilang siya doon sa mga nagtatasbih, iniligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nananatili doon hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang dahilan lang kung bakit siya niligtas mula sa tiyan ng balyena, dahil siya ay kabilang sa mga musabbihin, nagtatasbih madalas kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi nila na yung dua ni Nabi Yunus alayhi salam ay hindi lang ito nangyari sa ilalim ng balyena, bagkus bago pa siya mapunta dun sa ilalim ng balyena, dua na niya ito, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.